So, ito na, muklikot for today's video. Mio naman. So, naging problema niya, nagbabackfire siya konti-konti. Nagbabackfire siya konti-konti, tapos medyo hard start. Pag malamig, pag cold start, nahihirapan siya. So, titingnan namin ang problema, papalit mga diaphragm, no? Mga diaphragm niya, check na lahat kung anong pinanggagalihan, tapos yung jettings, lilinisin natin yung carbs, no? So, gagawin natin, kalasin muna natin to, yung upuan doon para maka-access tayo sa carburetor niya. So, kakalasin muna namin. So, ito natanggalan natin, no? Tanggalan natin dito sa bearings dito, tapos saan, kailangan natin tanggalin yung battery kasi may mga tornillo siya dyan. Dalawa sa loob. So, kailangan tanggalin natin muna yung battery para matanggal natin itong buo. Tapos, di-disconnect yung mga wire, no? Itong mga wire, di-disconnect yung battery. Tanggalin ko lang yung battery. So, ito na, tanggal na yung battery, mga kulikot. So, tatanggalin natin itong apat na size 10mm na tornillo. Kailangan tanggalin yan para matanggal na ito. Tatanggalin lang. Kailangan nyo ng T. 10, no? So, ito na mga kulikot, tanggal na. So, may access na tayo. So, bago pagkunuhan natin yan, tanggalin muna to. Ilip. Tapos yun. Sa air. Tapos itong mga in-unplug natin, ha. Ito lang tatlo. Para makuha natin yung carrier, no? Yung seat. So, tatanggalin muna to. Yung gas cable, tapos yung choke cable, tatanggalin lang yan para makuha natin. Luluwagin ng konti yung ano natin, no? May tornel yung isa dito, yung ano. Ayan. Itong air cleaner. So, tatanggalin natin yon para lumuwag konti. Mausog natin dito. So, tanggalin ko lang. So, maluwang na, tapos tanggal na rin yung mga tornel dito sa gilid. Pwede na natin i-atras. Yan, i-atras na natin yung air cleaner. So, kukunin muna natin. Una, i-atras yung air cleaner, tapos kukunin natin itong ano. Buti lang natin atras. Good. Tanggalin muna natin gas cable. So, huwag nang takpan yung gas hose, no? Merong ano yan, merong automatic yan. Ginugot mo yan, hindi under yan, hanggat hindi ma-under din yung motor. Ganun lang. Yan. Yun. Pagawa na natin. Nabubuksan natin ngayon. Doon lang tayo. Stop na. So ito yung nangyari. Ulit. Yung dati niyang butas na buksan ulit sa gas. Tinakpan dati ito. Ginagyan namin ng pagtagap yung para fiber, no? Fiber glass. Kasi hindi naman pwede yung epoxy dito. So nangyari dito kaya nabutas ito. Nahulog ito sa vibrate yung tornillo na to. So itong bakal na to, nag-vibrate na siya, tumama siya kasi wala siyang tornillo doon. Naglaro siya pag umaandar, tumama siya, tumama dito sa carbs. Nandito sa mabutas siya. Kung nangyari ka, naging hard start siya pag napapay nga, mauubos yung gas. Yung laman nito, nauubos, natatapon. Tapos pag pinandar mo, doon pa lang siya magpupuno. So hanggat hindi na puno to, hindi siya andar. So ganun, no? Pero nakabili na kami nito. Itong buong takip, tapos yung diaphragm. Papalitan natin itong buong takip niya sa ilalim, tapos diaphragm, tsaka sa taas, i-check na rin natin. Paano? Update ko kayo, isiset ko lang yung camera. Palitan niya. So ito ginawa namin, bubili na lang yung mayari ng second hand nito, nagbabenta sa online. Para makuha namin itong mga pyesa. Ito yung diaphragm niya sa gilid. Ito yung takip sa ilalim, ito na ilalagay. Tapos ito yung sa taas. So na-check na namin ito, okay pa. Pero pagkukumparayin natin kung malapit lang yung ano, minsan kasi yung mga aftermarket, malaki yung pagkakaiba. So i-check namin kung pwede, tsaka kung gaganda siya pag linagay natin yun. Pag hindi kumanda, pangit pa rin, hinahanap niya yung ano, ibabalik lang yung dati. So kakalisin na natin to. Alright. Oo, ganitong kalasin yan. Yan. Yung tatlong tornillo lang. Apat pala.
Ganun po. Ganun na. Hindi tayo gas. Hindi kaming gas. Kapalinas, gas na lang din. Ano yun na ito? I-check natin diaphragm. Pag tumitigas kasi yung diaphragm dito, nahihirapan siyang parang mag-ano, tapos may backfire siya konti-konti, no? Yun yung isang daylan sa backfire, na konti-konti, tapos itong mga jettings, may kinalaman din, no? Sa pag-ikot nito. Saka pinalitan mo na ito, nagbabackfire pa rin siya ng konti-konti, dito na tayo mag-aayos. Pero wag kailangan, medyo malaging malambo yung diaphragm niya dito. So pag medyo matigas na, tapos may punit na, kailangan na palitan. Mag-check din natin. Ako lang, kakalasin ko. So linisin muna natin, nakalas ko na. So linis ko. Chop, may tira ni kape. Ito, check na natin yung diaphragm. Ito sa gilid. So may spring yan, nagdaan-daan kayo. Ito. Yan ko si Rana. Good. Ito. Parang lambot na. May punit na. May check lang. Pero mas maganda to. Mas bago. Pares naman. Palinisin muna natin. Palinisin lang natin. Lagay na natin itong bago. Para sigurado. Your model 2016. Outside car. Ito na ilalagay natin. Huwag kalimutan itong ano. Nalalagay na sa position yan. Importante yan. Open spring. Well, then ba yung it? 2 months mo. No, 1 month mo. Magbigay na. Wala yung ngayon pala ito. Hindi ka lang magbigay. Ay, click mo, alay pa. Alay pa, minyay. Pero hindi yung makadig na doon. Ay, makalagay yung B5 na doon. Lagay na natin. Balik lang. Pero alay pa yung breaker. Ayun, okay na. Patito na lang tayo sa taas. May spring din dito. Paninisin. Tapos check na ito. Close yan. Pag check nito, yung gas-gas, pag marami na masyadong gas-gas, hindi na mwede, no? Tapos yung ginagano ninyo, pag may nakita kayong butas, yun, hindi na siya pwede nun. Pero kung okay pa naman, walang butas, pwede pa siya, basta hindi wala kayo. Pero kami, mayroon naman, kita try namin itong bago. Ayos, no? So, check ko na. Wala naman. So, itatanong na lang sa mayari kung anong gusto. Saka kung sino magpapatino. Try muna namin ilagay yon. Tapos kung mas maganda siya, o di yun. Try and error lang yan. Ganyan talaga umawa pag sa carbs. Pag sa carbs kasi, maya, pag mali, balik. Tingin ko, okay naman. Saka pwede naman natin kunin to. Saka pares naman sila. Kunin mo yun, no? Para silaki naman.
Yeah, basta tignan lang ninyo, parehas lang naman. So, try natin to. Kasi mas maganda pa siya kesa dito. So, ilagay. So, ayan. Huwag kulikot. Lalagay na natin tong diaphragm dito sa taas. Pero try and error lang, no? Susubukan muna namin. Pag maganda na yung takbo, hindi na namin babalik to. Pag hindi pa maganda, nailpunin namin yung idle nito. Okay, balik to. Tapos, hindi na tayo mag-jettings. Kasi yung jettings na mas maganda yung original. Gusto na ng takbo ng mayari. Magagawin natin, ito pa yung isang tips. Itong idle niya dito, yung karayom niya, kung nakikita nyo, yun. Yung saan lumalabas yung ano, gas. Minsan kasi, sa ako sobrang tagal, napupunta na yan. Na-adjust siya papunta doon. So, pag mangyayari, tataas ng tataas yung flow ng gas, no? Bago siya magsira, tumataas na, sobrang taas na. Ang nangyayari, paiba, habang tumatagal yung motor. So, gagawin nyo lang, lagi nyo iset nyo lang ulit, titignan nyo yung sa loob, kung makikita nyo, yung sa ano. Dapat nagsasara siya, sakto, before siya maging ganon. Yan. Yan. Angat siya. Ayun. Tapos magsasara siya, bago siya pumunta nyo, nang ano, no? I-adjust. Pero pag ganyan pa, yan. Tulad yan, in-adjust ko na, magsasara siya before nandito sa pantay, yung guhit na yun. Yung guhit na to, sa floater. Yan. Good yun. Sa pa yun. Itatry namin, lalagay muna natin, tapos try natin. Ang nga ganda. So, nagpalit na ito, diaphragm, itong diaphragm dito. Tapos ito, in-adjustan natin to. Pinasok natin konti yun, no? Yung dapuan nung on-off niya, no? So, ito try muna namin. Nasa 3 yung ano natin, Irie, no? So, nasa 3 yung Irie. So, ito na, kasya-kasya yung nabutas. Ito, panlokal lang. Kasya-kasya naman to. Ayan, wala na kayo maging problema. So, ilalagay lang ulit mga tornilyo. Tapos ito try na natin. Kung anong mangyayari. Ayan. So, ito naman ang kulikot, lalagay na natin. Pabuna, malinis na rin natin. Nasa number 3 yung ano, yung airit. Walong ikot. O ano, tutry muna namin na ilagay. Katnita ba? Lalagay muna itong ano, gas cable. Hindi mahirapan mamaya sa pagkakit. Sayusin itong rubber dito sa yun ikutan yan, balik mo lang dati ito talaga ang gas yung chok, huwag kalimutan, kailangan nilagay yung chok ito. Ang kulikot, tandaan nyo na ipag-adjust dito sa karayom. Yun. Sa karayom dito, ito pag-adjust dito. Isa rin yun. Isa, dahilan din yun, kaya nagpa-backfire siya konti-konti. So, pag hindi na siya, masyado nang malalim ganun bago magsara. Masyado nang malalim bago magsara. Adjust nyo yun. O masyadong mababa o kuling kulang yung gas niya. So, try and error din. Lagay nyo, tapos lang tanggalin nyo. I-adjust niyo ulit. Nasaan makuha maganda. Ito na, isubukan na namin. Founder na lang. Sisipain na, medyo ilang sipa pa niya bago mandar kasi magpupondo pa yung carburetor niya. So, ang kulikot field. Ayaw niya. So, gusto niya mas mataas na gas. Gusto niya mas mataas. So, yung pag-adjust dito, isubukan namin niya para tumas pa yung flow. Saan maganda? Chok na ba? Ito ba ang kulikot? Kanina, binabaan natin. So ngayon, itatas natin para mag-flow pa siya ng marami. Gusto niya siguro mas mataas yung gas. So, adjust ko lang. Yan, adjust niyo lang. Ganito lang. Ah.
taas. Good. Pinantay ko. Try natin. Ilalagay lang ulit lahat. Tapos, subukan na naman. Kung masira, ay masira. Hindi hanggang mag-success. O, ilalagay ko lang. Ito na, magkulig. Second try. Pinas natin yung kanina. Good. Good. Ang ayaw niya pa rin yung diaphragm kasi ito sa taas. Ayaw niya diaphragm. Ayaw niya. Balik natin. Balik muna natin itong original. Ito. Kuha namin. Sawa sa inyo. Ayan, sa dun sa taas lang. Try natin ibalik ito. Ayaw niya yun. Magkaiba siguro dito. Titiro ko. Para kayo tumino. Punta natin yung diaphragm. Itong pangit. Balik natin itong lakit. Oh, yan. Third try na. Try nun natin kung kumanda o gusto na niya yung diaphragm. Third attempt. Ito kasi medyo matigas. Parang ayaw niya ito. Ayun, kumanda agad. One click lang. Good, oh. So, ayaw niya ngayon. Yung diaphragm. Tapos gusto nila yung Mio, iba-iba kasi yung motor, no? Gusto nila mataas lunod, mataas na flow na gas. So adjust nyo papunta doon. Kapag medyo nag-backfire backfire. So try namin. Kung wala na yung backfire niya, konti-konti, try muna namin. Tapos ilalagay na lang. So yun nga mga kulikot, no? Kesa binaba natin yung flow, tinas natin punta doon yung gusto niya. Tapos di na natin pinakilaman itong mga jettings niya. Yung napalitan, ito lang itong dito, yung diaphragm niya dito. Tapos ano pa ba, yung IRE niya na nasa number 3, yung original, talungigot pa rin. So magpa-plug reading pa rin tayo after mga ilang araw kung rich siya. Kapag rich masyado, ipitan, gawin 2NF, no? So, ganun lang. Ita-test drive na natin. So isa pang tips mga kulikot, inano na lang namin, chinainsoil na lang din. So pag nag-chinainsoil kayo, huwag nasa side yung kalasin nyo, ito nasa ilalim, para malinis nyo itong filter. Kasi hindi nalilinisan yan pag nagbara yan, hindi naakit sa taas yung langis nyo, hindi maakit hanggang sa head. So dapat, linisan na ito. So, wala naman dumi, konti-konti lang eh. Ganun lang, tips lang yon. So ito na mga kulikot, na-chainsoil na, ilagay na natin itong carbs. So ay pa-underan lang natin kung wala na yung umagok siya konti, saka nagpa-backfire konti. So chainsoil na rin namin, palit spark plug na rin, kasi sobrang tatagal na. So ito pagkaset natin, yung kanina yung sinabi ko, tapos yung IRE nasa 3. Binalik namin yung original na diaphragm niya, yun yung gusto niya, no? Yung dito. Tapos tinas namin yung flow ng gas. So, yun lang lahat. Try natin. Yun, one click lang. So, maayos naman ang andar. Naririnig nyo. Ayan. Maayos naman yung andar. So, dati pag gano, pag medyo tinitrottle siya, meron na siyang umagok, siya nagbabackfire konti, no? Ayan. Yung konting ganyan. Ayan. So, ngayon, wala na. Yan. Tapos may backfire siya. Puk, puk. So, ayan, ngayon, wala na.
Ah, naririnig nyo, wala na. Dati, ah, pagbitaw mo ng gas, tuk, tuk, sabi, magbabak pa siya konti. O, iyan na lang natin. Test drive kung paano yung attack, kung okay na sa mayari, o ano. So, test drive muna. Ito naman kulay test drive na niya. Ganda ng truck. Ayos, wala na yung backfire. So tingnan natin yung attack. Sana. Yes. Ayos na ayos. Wala na nga gok, tsaka ano? Wala na backfire. Saka kahit konting backfire, wala na no? Ayan o. Gusto ko na yan. O yan o, ang kulikot. Kailangan mataas yung flow. Gusto niya mataas yung flow para mawala yung backfire, tsaka yung diaphragm, yung sa gilid. Yung minor na mo lang at siya, babatay minor niya. Tumaas lang yung minor niya, yung yan, yung diaphragm dito lang, papalitan. Tsaka itataas yung flow, dito. No? Yan, papaangat yung adjust. So sana nakatulong na naman yung video, salamat sa panonood.